Welcome sa aking office, di ba? Ang bilis. Hello, this is Neri Miranda. At bilang pasasalamat sa mga followers ko, sige, pagbibigyan natin yung isa-isa yung mga request. Isa sa mga request yung pag-usapan tungkol sa aking mga business, kung paano ko ba siya nahahandle, kung paano ko ba nagagawa daw yun everyday. So, sige. Ako magtatanong? Oo, si Basawo. Sige, bakit? Bakit mo kailangan ng office? Siyempre, kailangan ko ang office dahil doon ko ilalagay yung mga files ko at mas organized kasi. Kunwari kung wala akong office, lalo na dito sa bahay, kung saan ko na may ilalagay yung mga space ko, eh lalo na may anak ko. May anak tayo, yung sobrang kulit. Tapos makikita mo na may sulat na yan o baka maitapon. So first, ang tanong nila, ano ba yung mga hadlang ko daw nung nagsisimula akong mag-business? Right system. Hindi ko alam kung paano magpatakbo ng business. So yung tamang sistema, ngayon ko na lang siya talaga naaaral. So kasi di ba ako yung risky na ano, go ng go. Ano yung mga past mistakes mo? Madami. Yun siguro, yung pagpasok mo sa business na hindi mo pa alam. So, it was a learning experience also. Oh, pero kasi okay lang din yun. Na mas masarap din yung kasama sa journey mo na hindi mo alam. Huwag matakot na subukan yun. Diba? Matututunan mo pa rin naman yun eh. Hindi yung, kunwari, hindi ko alam mag-business. Ayoko na. Diba? Tapos pero sa isip mo gusto mo mag-negosyo. So, paano yun? Kailangan mo harapin yung fear. May mo. Risks talaga. Oo. Pero yung natutunan ko, huwag nyo i-mix yung personal at business money. Kasi malilito ka. So, ito yung kunwari sa banko. Kasi dati, iba pinasasama natin, sabi lang, sa akin hindi sinusulat. Yung kung ano yung expenses, kung saan pumasok to. Ay, napakalaking bagay niyan. Kailangan isulat. Oo, isulat. Kasi makakalimutan mo, lalo na ang dami-dami mong ginagawa, tapos nanay ka pa. Dati, hindi ako gano'n na parang, okay na sa akin lang naman yung business eh. Diba? Sa akin din yung labas-pasok. Pero hindi rin, kasi kailangan mo malaman kung kumikita ka ba o hindi. May mga tanong din sa akin kung ano daw yung mga naging decision points ko pa nag-expand ako ng business. Sabi sa akin, dapat ipon. Tapos, pag naka-ipon na ako, ginagawa ko, hindi ako yung ilalagay ko siya sa banko, expand agad ako. Which is, may pros and cons yun. Parang dapat din kasi pag-aralan mo kung yung traffic ng tao doon, kung okay. Kasi syempre, yung renta mo din, di ba? Usually, 3 months or 6 months dapat babayaran mo yun. Eh, paano kung hindi pala maganda yung lugar? Lugi ka. Pag nag-back out ka agad, wala kang mababawing mga down mo, di ba? Syempre, yun yung reach ng contract. May nagtanong din sa akin kung may na-close na ba daw akong business. Oo! Nagkaroon na rin ako ng parang cafe sa Baguio. Baguio yun, so definitely hindi ako hands-on. Dahil hindi naman ako pagunong-ganon. Huwag ka munang sasabak sa malakihang business na wala kang alam. Sige, kung wala rin nangangapa ka pa, dito lang, online business na sa sana. Wala rin ako, pinafollow niyo ako, tapos biglang, gusto ko rin ng cafe, katulad ni Neri. Diba? Parang, paano kung ang dami-dami namang cafe doon sa lugar ninyo? Or, gusto ko ng bake shop, pero puno-puno na ng bake shop niyo sa inyo, at hindi ka pa marunong mag-bake. Diba? May mga, kailangan mo isipin yung mga ganyan. Isipin nyo rin yung mga wala doon sa lugar ninyo. Your ultimate goal in life? Medyo na-achieve ko na yung goal ko. Yung nag-earn ako, tapos meron akong time sa sarili ko at time para sa iyo, sa family, sa family natin. And at the same time, nag-e-enjoy ka. Nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo kahit sa bahay ka. And nag-earn ka syempre ng pera. And make money at the same time. At the same time. Yun talaga yung goal. Yun ang goal. Tama. Hi! Andito tayo ngayon sa aming munting library. Dito ako madalas tumambay. Maliban sa aking kwarto o home office, dito talaga ako. Dito ako nakakapag, mas marami nakakabuo ng business ideas. Kahit na sa bahay ka lang, may tumatakbong negosyo sa'yo, online, mamaya mag-ano ako ng monthly report. So, ipapasa sa akin yan. As long as meron kang mabilis na wifi, siguro nakikita niyo naman, eto ang aking wifi dito sa bahay. Yan. Kasi sobrang bilis niya, ang sobrang bilis niya, and reliable naman talaga siya. So, yun ang pinaka-the best. At meron ako ibibigay sa inyong promo code, HPWNERI, para mabigyan ko kayo ng worth 200 pesos off
sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. Gusto niyo bisitahin natin yung anak ko sa kayong tatay niya. Nilalaro sila dito, so... Hi to mommy. Hi! What are you doing? Race car, tsaka drawing. Hi, say hi! Say hi! Don't be shy! Shy talaga siya kapag may anak. Okay. Mommy duty muna ako ito. With my little boss, nanonood kami ng Netflix. Siyempre, ang gamit namin para mabilis ang aming Wi-Fi, ang Globe at Home Wi-Fi, prepaid Wi-Fi. Thank you for watching. Please mag-like kayo at mag-subscribe. At kung meron man kayong katanungan about businesses or about family, kung ano man ang kaya kong sagutin, itatry ko yan sa next vlog ko. Maraming salamat po sa panonood. Bye!